Magandang araw mga kapwa ko magulang. Ako nga po pala si Teacher Jornel. At tayo po ay magpapatuloy sa pangalawang part ng segment natin na pre-reading skill. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang eye-hand coordination o ang pagsabay ng mata sa pagkilos ng kamay. Bakit ba ito mahalaga? At sa papaanong mga paraan natin ito o maituturo? Tara, pag-usapan natin yan! Bakit ito mahalaga? Dapat matutunan ng bata ang tamang direksyon ng pagbabasa. Ano ngang direksyon? Mula sa kaliwa papuntang kanan. Mula sa taas pababa. At ang mga sumusunod ay ang mga aktibidad na maaari nating gawin. Una, ituro muna natin sa ating anak kung saan ang kaliwa at kung saan ang kanan. Facing o saan nakaharap ang isang larawan. Katulad ng nakikita niyong hummingbird, alin diyan ang nakaharap sa kaliwa at alin naman ang nakaharap sa kanan. Maaari pa kayong gumamit ng iba pang larawan bukod dito. Ang isa pang paraan ay ang pagtukoy kung anong bagay ang makikita natin sa kaliwa at anong bagay ang makikita natin sa kanan. Maaari nating tanungin ang ating anak, "Anak, ano ang nakikita mo sa kaliwang bahagi?" Tama, bug, ladybug. At ano naman ang nakikita mo sa kanan? Tama, butterfly. At ganun din maaari nating ituro ang pagkilos mula sa kaliwa patungong kanan. Halimbawa, ang bug na ito. Maaari tayong gumawa ng kwento may kinalaman dito. Ang ladybug na ito ay papunta sa isang dahon. Yan ay isang paraan ng pagtuturo ng pagkilos mula sa kaliwa papuntang kanan. Maaari kayong gumuhit ng ganitong larawan at lagyan nyo ng broken lines. At maaaring itrace ng bata ang broken lines na iyon. Ang isa pang simpleng paraan ay ang tracing lines. Gagawa ka ng broken lines at itrace ng bata iyon according sa iyong instruction. Anong instruction? Nasisimula niya ang pagsulat mula sa kaliwa papuntang kanan. At maaari ding gumuhit lang siya ng simpleng linya na mula sa kaliwa papuntang kanan. Ngayon naman, ang ituturo mo ay ang top to bottom. Ano ba ang makikita natin sa ibabaw sa larawang ito? Oo, ang hummingbird. At ano naman ang makikita natin sa bottom? Oo, ang aso. Maaari tayong gumawa ng ganyang aktibidad upang matukoy niya kung ano ang mga bagay na makikita sa ibabaw at makikita sa ibaba. At maaari din niyang kulayan ang mga bagay na nakikita sa ibabaw. Halimbawa, anong mga nakikita natin sa ibabaw ng puno? Mga hugis puso. At maaari mong pakulayan ito sa kanya. Ganon din, ano naman ang mga makikita natin sa ibaba ng puno, yung mga kahon. At maaari mo rin itong pakulayan sa kanya. Maaari kang gumuhit ng simpleng larawang katulad nito o gumupit ng mga larawang katulad nito. O maaari namang mag-download ka mula sa internet. Ngayon naman ay ang movement. Maaari ka rin gumawa ng kwento sa iyong anak. Anak, tingnan mo tong ibon. Siya ay bumababa upang humanap ng kanyang makakain sa ibaba. At maaari ka rin gumuhit ng broken lines para matrace niya iyon. Bigyan nyo lang siya ng instruction na kailangan niyang magsulat mula sa itaas pababa. At maaari din siyang gumuhit ng linya mula sa itaas pababa na wala ng tracing lines. At yan ang mga paraan sa pagtuturo ng eye-hand coordination. Sana ay ma-practice nyo yan sa buong linggong ito. At ang part 3 naman ng segment na ito ay tungkol sa visual discrimination. Kung may mga suggestions at tanong po kayo o may gusto kayong paksa na pag-usapan natin, paki-comment na lang po sa ibaba. Huwag niyo po ang kalilimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify agad kayo sa mga susunod nating video.
Nag-upload po ako ng mga bagong video tuwing Sabado 4:30 p.m. Maraming salamat po!